Pag-asa. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa bawat tao, iba-iba ang kahulugan ng pag-asa. Ang pag-asa ng isang tao, minsan ay siya namang dahilan ng kawalang pag-asa ng marami. May ilan namang hindi kailangan ng pag-asa dahil ang biyaya ay abot kamay lang. Kaya't matagal na nila itong nakalimutan, kasama ng ibang bagay na mahalaga sa kanila. Mayor, you haven't met my kids. Stella, come here, Ian. Ano pa si Stella? Pretty girl is my eldest. Mm. And this is my youngest, Rico. Okay. Oh, baby. Honey! Oh, I miss you. Pero may mga tao namang hindi pwedeng kalimutan ang pag-asa. Dahil sa araw-araw, dito sila kumakapit para patuloy na lumaban sa buhay. Sa gabi, pag-asa pa rin ang kasama nila. Nagpapahinding sa kanilang pagtulog, na paggising nila kinabukasan, mababago ang kanilang kapalaran. Kung hindi man ito matupad, patuloy silang aasa. Patuloy na maghihintay. Kung hindi bukas, o sa susunod na buwan, o sa susunod na taon. Kahit anong mangyari, hindi nila pwedeng bitiwan ang pag-asa. Dahil ito na lang ang meron sila. Kapag inalis sa iyo ang pag-asa, para na rin inalis sa iyo ang buhay. Pero paano ang mga katulad ko? Kaming patuloy na kumapit. Ngunit sa bandang huli, pag-asa na ang kusang bumitiw sa amin. Sa mundong puno ng pagsubok, sa mundong walang kasiguruhan, pag-asa pa rin ba ang hihintayin mo? O isang napakalaking milagro? Handa na ba kayo para sa piyesta bukas? Brother John, mapibay na ba ang mga kulungan? Alam mo namang dagsa ang mga tao dito bukas, baka makawala ang mga alaga mo. Okay na po, Father Anthony. Tsaka kinuusap ko sila isa-isa. Magbe-behave ang mga yan. Father Gregorio. Bro, Ringo. Father pala. Ringo, like a rock star. Okay. Father Ringo. May listahan ka naman ng mga oras ng pagkalemba ng mga kampana bukas. Father, walang mintis. Lahat ng kampana ko nakaready na bukas. Magaling. Ang pista ng Santo Tomas ang pinakaimportanteng araw sa bayang ito. Ito na rin ang pinakaimportanteng araw para sa ating lahat. Dahil meron akong isang magandang balita. Bukas, officially nang idodonate sa atin ang lupang kinatitirikan ng ating monasteryo! Yes! Sabi ko naman sa inyo, may awa ang Diyos. Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa at lagi siyang merong magandang sorpresa para sa atin! Amen! Father! Emong! Kuya sa simenteryo, parang abandonado. Kaya po dinala ko na rito. Kaya nang bahala, Father. Hoy, Emong. Hindi mo pwedeng iwanan dito yan. Anong malay namin makalaga ng bata? Lalo na po ako, Father. Kaya po ako tumandang binata dahil ayoko ng ganyang problema. Bahala na po kayo dyan. Uy, Emong! Emong! Uy! Lalaki! Kumusta, bro? Uy! Nagising na rin. Father, ano to? Father, o? Ikaw?
pistahan ni Santo Tomas ay isang araw na puno ng biyaya. Ngayong araw, opisyal na pinagtibay ng Konseho ng Pamahalaang Bayan sa pamumuno ni Mayor Pio Del Mundo ang pagbigay ng lupaing kinatitirikan ng simbahang ito bilang donasyon sa iglesia. Kagabi, may isa pang biyaya na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon. May nagatid sa amin dito sa monasteryo ng isang sanggol na natagpuan sa sementeryo. Napagkasunduan namin na pangalanan siyang Santino. At ang selebrasyong ito ay siya ring magiging araw ng kanyang binyag. Kung sino ka man na nag-iwan sa sanggol, kung naguguluhan ang isip mo, kung nagsisisi ka sa ginawa mo, magpakilala ka sa amin ngayon. Hindi kaya ay umapit ka sa amin, mamay. Ay, naku, hindi, no, virgin pa ako. Itulungan ka namin. Hindi kailangang mahiwalay ka sa iyong anak. Santino, ibinigyan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, si Santino. Isa, sino kasama mo? Eh, kasi po, tita, si Mami may kausap sa loob. Andiyan pa siya sa loob? O, sige na, punta ka naman sa Mami mo, ha? Sige na, para may kasama ka. Sala. Andiyan, kailan mo ba hindi kakausapin ang kapatid mo? Father Anthony, ba't nga pala hindi niyo sinabi sa mga tao yung tungkol doon sa ikaw? Yung nakasabit sa lampi ni Santino. Ah, ayoko kasing mapunta sa maling tao si Santino. Yun lang ang paraan para malaman natin ang totoong nanay niya. Kapag may lumapit sa atin, kailangan ipakita niya yung kabilang pares ng ikaw. Selda, ito si Joy, kailangan na ma-opera. Walang-wala naman tayo. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, Mario. Kailangan lang natin tumawag sa Diyos. Ang hirap lang intindi. Habang nakikita ko, nahihirapan ang anak ko. Wala akong magawa kundi magdasal. Pakiramdam ko, wala akong kwenta. Hindi tayo nakakaintindihan eh. Napakalaki ng kompromiso ko sa mga investors ko. Ngayon, nandito ko dahil nakikiusap ako sa inyo. Napakalaki na mawala sa akin, Father. Enrique, may mga responsibilidad ka, meron din ako. Sa mga taga rito, sa Diyos. I'm sorry. Mario, may natagpo patay sa gulod. Tara na. Oh, tira. Good morning, sir. Pasensya na po, ngayon lang ako dumating. Eh, traffic kasi sa may munisipyo eh. Ano? May natagpuan pong patay. Teresa Malimbando po yung pangalan. Oh, sige, balik ka lang mamaya. Bibigyan ko muna, ha? Ah, sige po. Bakit, honey? Kilala mo ba siya? Hindi. Hindi ko nalang. Kaya ng bayan.
Kayang babalik. Sigurado kay Father? Hindi ganyan yung hikaw na suot ng Teresa. May dahilan ng Diyos kung bakit naiwan ito kay Santino. Balang araw, ibibigay natin ito sa kanya. Sa tingin ko, may mahalagang papel itong gagampanan sa buhay ni Santino. Patawarin niyo po ako dahil ako po'y nagkasala. Sabihin mo sa akin ang iyong mga kasalanan. Father, nagsinungaling po ako. Hindi po totoo naganap ako nang aampon kay Santino. Sorry, Father. Father, nagsinungaling po Father, ako. Hindi ko po sinasadya. Father, nagsinungaling po Father, ako. Father, I'm sorry. I lied. Sorry, Father. Hindi ko napaglabanan eh. Father. Alam ko na sasabihin, nagsinungaling ka, hindi ka talaga naganap ng aampong kay Santino. Father, paano niyo po nalaman? May iispi ka? Malaking responsibilidad ang magpalaki ng isang bata. Tayo ang kailangan magturo sa kanya ng lahat ng dapat niyang matutunan sa buhay. Konting pagkakamali sa parte natin ay maaari nating masira ang kanyang buong buhay. Sigurado ba kayo na yan ang gusto ninyo? Opo, Father! Bueno. Sige. Aamponin na natin si Santino. Yes! Tayo ang magpapalaki sa kanya. Santino! Ayoko po! Walang ka dito! Santino! Tapusin mo ang pagligo mo! Ang pag-aasawa ay hindi biro-biro. Kailangan... Suot ang batang yan. Eh, kilala niyo naman yung batang yun, Father, eh. Pag may kasalanan, magaling magtago. Magmula ngayon, kahit na anong pagpapakyut ng batang yan, walang bibigay! Gaya ng sinabi ko kanina, mag-aagalina natin siya. Walang magpapauto. Bro, thank you, ah. Bait-bait mo sa akin. Binigyan mo ako ng mababait na tatay. Andyan si Father Ringo. Ang bait-bait nun. Lagi ko siyang kalaro.
Pinapayagan niya ako patunugin yung kampana niya. Love ko yun! Andyan si Father Jose. Ang galing magluto nun. Paggabi, hinihili ako nun. Love na love ko yun! Andyan si Brother John. Dahil sa mga alaga niyang kambing at manok, lagi kami may gatas at itlog tuwing umaga. Si Father Patrick naman, lumalakas ang katawan ko dahil sa mga gulay na pananim niya. Love ko ang mga yun. Siyempre, andyan si Father Anthony. Alam mo, bro, siya na yata ang pinakamabait at pinakagwapong father sa buong mundo. Alam mo, mahal na mahal ko yun. Kasi, mahal na mahal din niya ako. Hindi siya nagsasawa sa pag-aalaga sa akin. Tsaka, kahit makulit ako, pinagpapasensyaan niya ako. Kaya nga, lagi ko siyang pinagdarasal eh. Thank you, bro, ha? Uy! Nandyan po pala kayo! Hi, Father Anthony! Sige po! Sigurado ba kayo sa desisyon niyo? Father Jose, malagay ko kailangan na. Oo, pero hindi ngayon. Panlaki na niya. Look, look, tama na, tama na. The decision has been made. Bakit po? May nagawa po ba akong kasalanan? Ay, sorry po. Hindi ko po sinasadyang pakawalan ng mga kambing. Santino, kalimutan mo na muna yung mga kambing. Meron kaming gustong ibigay sa'yo. Meron kaming regalo para sa'yo. Ano po yun, Father Anthony? Nang gabing iniwan ka sa amin, nakasabit ang hikaw na ito sa lampin mo. Sa tingin namin, pag-aari ito ng nanay mo. Sa nanay ko po yan, Father? Iniwan niya para sa'yo. Naalala mo yung sinabi kong nandoon na sa heaven ang nanay mo? Sa pamamagitan ng hikaw na ito, sana kahit na papano, maramdaman mo magkasama kayo. At kahit anumang mangyari, nandoon siya sa heaven, laging nagbabantay sa'yo. Laging nagmamahal sa'yo. Bakit mag-isa ka lang dito? Santino!
ginagawa mo rito? Nalingat lang kami ng konti, bigla ka nalang nawala. Eh kasi, Father, hinabol ko lang naman tong saranggula ko eh. Tapos nakita ko pa si Bro. Halika na nga, anak. Ano naman delikado dito sa cementerio, nag-iisa ka lang eh. Huwag ka nang babalik doon, ha? Kawawa naman si Bro, mag-isa lang siya doon. May mumu doon. Nangangain ang bata. Mumu? Oo. Kaya nga pag bumalik ka doon, baka kuhanin ka ng mumu. O sige na, bumalik ka na ng kwarto mo. Bakit mo naman kinuwentuhan ng ganun yung bata? Ayoko naman talaga gawin yun eh. Hindi ko naman siya gustong takutin, kaya lang ayoko siyang bumalik doon. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kilala mo yung batang yan. Sobra inquisitive. Sa una siguro matatakot yan. Pero dahil sa nakaka-intriga mong kwento, babalik yun. Kasi ako sa'yo, bro, eh. Mag-isa ka lang dito. Ayaw mo ba lumipat dun sa simbahan? Madaming santo dun. Madami kang makakausap. Alam mo, sabi ni Father Jose, may mumu daw dito. Pero naisip ko, di ba kayang-kaya mo naman yung mumu? Ikaw kaya si God? Di ba dapat hindi ako matakot? Pwede namin dito iwan si Joy? Oo naman. Maganda nga yung palaging nandito si Joy para may nakakalaro si Santino. Kumusta na nga pala yung sakit niya? Bumalik din ba? Sa awa ko nandiyan si Nina man. Kaya lang mahina talaga yung baga ng bata eh. Nakakalungkot nga ako kasi miswaldo namin ni Mario imbis na mapunta sa pagpapaaral niya sana sa sunod na taon. Napupunta lang lahat sa gamot eh. Alam mo, huwag kayong mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Ganon din ang problema namin kay Santino. Wala rin kami pampaaral sa kanya. Pero darating din yun. Ha? Huwag kayong mag-alala. Santino! Halika! Santino, siya, si Joy. Lagi mo siya makakalaro dahil dadalhin siya dito ni Mario at Celta. Hi, Joy! Hi, Santino! Ka? Oo, yata. Bakit yata? Eh, kasi hindi naman nila sinasabi sa kanin na nanay eh. Pero, lagi kaming pumupunta sa doktor. Tsaka, lagi akong umiinom ng gamot. Tsaka, pag napapagod ako, nahihirapan ako huminga. O sige, pahinga ka lang dito, ha? Hindi talaga dahil sa mga pare na yan. Sana ngayon, natutulog na tayo sa pera. Ngayon, tingnan mo tayo. Lagi hirap. Eh, gusto ko ang marinig nila eh. Walang dapat makaalam ng sitwasyon natin. Ayan ako naman. Ano naman na lahat yun? Aya mo, Han. Kapag naging mayor ka na, makakaahon na rin tayo. Diba? Ano naman, Malena? Ako, kinakabahan ako dyan, ha. Ano naman alam ko sa pagpatakbo ng bayan? Han! Kapag nanalo ka na, kailan bang malaman ng taong bayan na wala ka palang alam? Napatawa mo naman ako. Ang importante, manalo ka. At simpleng-simple lang manalo. Konting papogi lang yan eh sa mga botante. Pabinyag dito, palibing dito, pabinyag doon, pautang dito. Yun ang nga yung ginagawa ko eh. Kahit na maganda putot-putot na ako sa utang. Oh, tinan mo nga itong bayan natin. Bawat kanto niya, nandiyan ang litrato mo. Bili tayo ng gulay. Hello! Magandang araw sa inyo! Ay, magandang araw din.
Napakagwapong bata naman ito. Buti naman nasama niyo siya dito. Kinainip na sa monasteryo eh. Maipasyal naman. Father, bakit ang dami ng itrato sa daan? Ah, yan. O, itatakong mayor yan. Ikaw naman, Arthur. Hindi pa naman nagsasabi si kumpare eh. Ako eh, may kunwari patulong-tulong, pero may halata ang intensyon na tatakbo nga. Nangangampanya na. Eh, ano naman ngayon kung totoo? Ang importante, ang asawa niya, kumare natin. Hindi ba nalo na tayo doon? Diyos ko naman. Parang daling sabihin, ano? Pero paano yung gagastusin sa kampanya? My dear honey, yun ang maganda sa kampanya eh. Doon pumapasok ang mga campaign contributions. Galing sa mga negosyante. And higit sa lahat, kapag nanalo ka, atin ang kaban ng bayan. And I will be the first and only lady. Naayos ko na ang scholarship ni Santino. Kinausok ko na yung school at bibigyan daw siya ng scholarship hanggang makagraduate siya ng high school. Eto. Thank you very much, Mayor. Marami pong salamat. Alam nyo, pinag-uusapan namin ito ni La Zelda. Ang sabi ko nga eh, may awa ang Diyos. At ngayon, nandito na. Maraming salamat, Mayor. Father, walang anuman. Mayor, may isang bagay pa po. Yung anak ni Zelda at ni Mario, si Joy, wala rin kasi silang pampaaral sa kanya. Ayusin natin yan. Magagaling at tapat na pulis yung dalawang yan. Kailangan nila ng tulong. Sige, kung bahala dyan. Father pala, may isang bagay pa. Merong isang batang labas-pasok sa kuluan dahil nagnanakaw. Si Kokoy. Ngayon, lalabas na sa piitan. Ayokong bumalik siya sa piitan ulit. Kawawa naman yung batang yan. Malungkot ang buhay, ulila. Sana tingnan-tingnan nyo naman, Father. Ha? Kailangan niya ng isang gabay tulad niyo. Hayaan niyo, kung wala siyang matitirhan paglabas niya ng tulungan, eh pwede siya doon sa aming tumira. Salamat, Father. Mayor? Mayor? Mayor! Okay ka lang, Mayor? Oo, sir. Mayor! Bait talaga ng Diyos sa atin. Tinanggalan niya tayo ng isang kalaban. Ngayon, Enrique, wala nang makakapigil sa iyong pagiging mayor.
medyo masakit lang to, ha. Di bale, ipan ko. Si Father Anthony. Mula ngayon, siya na mag-aalaga sa iyo. Tino! Uy! Hi, Father Anthony! Ito, Santino, siya ang Kuya Kokoy mo. Magmula ngayon, dito rin si titira. Father, may kuya na ako? Oo, oh, Santino, may kuya ka na. Huwag po sana kayo mabibigla. Stage 4 na ang cancer niya. I'm really sorry. Wala na kami magagawa. Paano nangyari yun, Dok? Okay na siya, di ba? Bakit biglang ganyan? Mayo, kailangan pa nga natin siya ilipat ng Masmarong Hospital. Hindi natin kailangan bayaran to. Siya, Mario. May pag-asa pa. Di pag-asa ang kailangan niya. Milagro. Isang malaking milagro. Naging mabuti naman akong pulisa. Marami nga dyan ang ubod ng sama. Pero hindi sila ang tinamaan ng ganitong klaseng problema. Tayo ang baon na baon sa utang. Tayo na hirap na humanap ng mga kain sa araw-araw. Pero tayo ang tinamaan ng ganitong problema. May dahilan ng Diyos, Mario. May dahilan ng Diyos. Ano? Ano ang dahilan niya? Selda, hindi ko na makita. Hindi ko makita. Kung ganito lang tayo lagi, sana patay na lang niya tayo. Dahil hindi ko na maintindihan. Tignan mo. Kung nahihirapan tayo, mas nahihirapan si Joy. Kailangan natin maging matatag. Tayo pwedeng sumuko. Tayo lang inaasahan niya. Kapag sumuko tayo, para na rin natin inabando na ang anak natin. Naiintindihan mo ba yun? Magaling si Joy. May sakit siya eh. Kawawa na nga yun.
ininapal na dun sa ospital. Kaya pala hindi niya ako napupuntahan dito eh. Pero di ba bro, gagaling naman siya. Di ba hindi mo siya papabayaan? Salamat, ha? Anak, ba't mo nilagay sa supot yung saging mo? Hindi mo makakainin yan? Eh, pagbibigyan po ako kaibigan. Sino? Basta po. Eh, teka, hindi pwede yan. Ito ha, sa'yo na yan. Alam ko, paborito mo yan. Thank you, Father Miguel. Ang bait po talaga! Okay, siyempre. Mahal kita eh. Ito rin yung sa akin, Santino. Oops, dali. Ito rin, sa'yo na. Pati na rin yung akin. Thank you, Father Ringo. Thank you, Father Paul. Ito sa akin. Sige na rin. Ito. Ito na rin akin. Father, dami na. Santino, sa'yo na rin to. Thank you, Kuya Kokoy. Salamat po, ha? Good morning, bro! Halika, dinalan kita ng saging. Baka gutom ka na, eh. Bro, nahihiya ka ba? Sige na, kunin mo na to. Baka malipasan ka pa ng gutom niyan. O, sige. Hindi ako titingin. Kunin mo na to, ha? Mukhang gutom ka na eh. Santino! 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 Saan itong batang to? Santino! Padre Ringo? Oh. Diba ito yung mga saging na binigay natin sa kanya? Oo nga, no. Asan yung bata? Santino! 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 Bayan, pinuntahan si Joy. Father, hindi ko po alam eh. Wala po kami nakita talaga, di ba? Wala ko talaga, Father. Eh, ito na! Santino, oy! Alika rito. Saan ka ba nang galing, bata ka? Kanina ka pa namin hinahanap. Sa kaibigan ko po. Nagkwentuhan po kami tungkol sa mga nanay namin. Teka, sino kaibigan mo? Eh, di si Bro po. Si Bro? Sifu? Thank you.
Basbasan niyo na po ang anak ko. Ali kayo, tulog. Santino, may kinalaman ka ba sa paggaling ni Joy? Wala po. Si Bro po ang nagpagaling sa kanya. Eh, anak, ano naman ang binulong mo sa kanya? Sabi ko po, maniwala siya, nagagaling siya. Paano mo naman naisipan na sabihin sa kanya yun? Si Bro po, siya nagsabi sa akin na sabihin kay Joy. Si Bro? Si Jesus? Opo. Ang bait niya, no? Class, what is the sum of 5 plus 8? Anyone? Ma? Santino? 13. Very good. How about 5 plus 9? Rico? 7. No. Ang layo naman ang sagot mo. Ma'am! Santino? 14. Very good. Santino? Okay, class. Please, study your lesson at magkakaroon tayo ng quiz tomorrow. Okay? Bye, class, and see you tomorrow. Bye, teacher Mary Ann. Thank you. Thank you.
ko, pag ginawan ka ng masama, huwag mong gagantihan ng masama. Kaya, mabuti ang ginanti ko sa'yo. Yakap! Bakla! Kasi yung paglaro lang naman eh. Umalis ka nga dito, di ba tinapon ka nagnani mo? Ibig sabihin, masama siyang babae, kaya ikaw din, masama. Ganun ba yun? Ako nga, hindi ko kilala nanay ko. Paano nyo nasabi yun? Ah, basta, umalis ka na nanay mo. Umalis ka na nga, ang kulit-kulit mo. Umalis ka na nga, umalis ka na. Umayo ka na. Tino. Huwag mo nang pansinin yung mga yun. Kulang lang kasi sa pansin yung mga yun, kaya ganun. Kuya, bakit nila pinag-uusapan yun tungkol sa nanay ko? Hindi naman nila kilala. Siguro, kuya, pag nakilala nila nanay ko, siguro magbabago tingin nila sa akin, no? Nakikipagkaibigan na sila. Alam mo, bait mo talaga, no? Kuha ko yun, inupahan ko na yung mga yun, eh. Eh, pero dati yun, bad boy pa ako. Ngayon kasi, good boy na ako, eh, diba? Santino, di ba si Stella yun? Anak ni Mayor? Oo. Kuya, sikat siya dito. Ganda niya, no? Alam mo, bata pa lang kami, maganda na talaga yan eh. Pero, di ko alam na lalo na ngayon. Oo, kuya. Pagpakilala ka kaya, lapitan mo. Buti kong pansinin ako niyan. Eh, bata pa... Uy! Santino! Estela! Uy! Estela! Kung si Santino, hindi mo ako kilala. Kilala kita. Di ba ikaw yung alaga ng mga pare? Talaga? Eh di alam mo mabait ako. Oo naman. Ate Estela, eto nga pala si Kuya Kukoy. Alaga din siya ng mga pare. Mabait din siya. Hi, Stella. Bye-bye. Ang ginagawa mo, huwag kang ganun. Kaya ko yung sarili ko, ha? Alam mo, bro, ang babad ng kaklase ko, lagi nila ako tinutukso. Tapos, kung ano-ano pinapagsasabi nila tungkol sa nanay ko. Pag may ginawang masama sa'yo ang ibang tao, huwag mong gagantihan ng masama. Bakit? Dahil hindi mo dapat gawin sa iba ang hindi mo gustong gawin sa'yo. Hello, Tilde. Hi, Enrique. Gusto mo magkapera? Oo naman. Paano? May papagawa ko sa'yo. Nanakawan niyo ang simbahan. Lahat ng pera, lahat ng pwede ibenta, kukunin ninyo. Linggo bukas, siguradong malaki ang koleksyon nila. Bukas ng gabi, kayo aatake. Sino nagutos? Wala nang maraming tanong. Basta ang sistema, lahat ng kukunin niyo, paghahatian natin. Ating kapatid. Okay ba yun? Kayo? Anong gusto mo, anak? Ice cream? Oy, sana, Mario. Si Joy na ba to? Paano siya gumaling? Nako, si Joy na ho to. Alam niyo ba, isang milagro talaga dahil dininig ng Diyos ang panalangin namin. Dati nagdududa ako, pero ngayon hindi na. Nakikigan niya tayong lahat. Basta maniwala lang tayo. Hindi naman. Umauna na ho kami. Sige ho. Sige ho.
Emerald. Diamond, nasan si Sapphire? Ay, wala pa ako gagawa ko. God, Moises. Ikaw talaga. Malena, pwede ka ba makausap? Sige, Mari, dito lang muna ka dito. Bakit? Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man yung nangyari noon, kung ano man yung nagawa mo, napatawad na kita. Wala akong natatanda ang kasalanan ko sa'yo. Gusto ko din magpasalamat dahil kung hindi dahil sa'yo, baka wala ng anak ko ngayon. Kaya maraming maraming salamat. Zelda, please. Huwag na akong plastikin. Kailan lang galit na galit ka sa'kin, di ba? So, ano to? Malena, hindi mo ba naiintindihan? Nasa iyo na lahat. Ang marangyang buhay, ang magandang pamilya. Sana maging masaya ka na ngayon. Kasi ako masasabi kong masayang masaya na ako ngayon. Maraming maraming salamat, ate. Father, sasamahan po ba namin kayo bukas sa bangko? Oo, sasama kayo. Thank you, Father. Father, nakawala na naman si Santino. Ano? Saan naman ba nagpunta yan? Hindi ko alam. Ah, mga fathers, mawalang galang na po. Siguro pabayaan muna natin si Santino. Mukhang okay naman siya. Andiyan na pala eh. Saan na naman ang galing, anak? Kay Brooke po, nagpasalamat ako kasi tinupad niya yung pangako niya sa akin. Good night, Father Jose. Good night, Father Ringo. Good night, Father Anthony. There.